What's up everyone? Ito po pala yung channel ko, Vermel that Vermel Product Reviews at saka gagawa po ako ng review ngayon at ng bago kong binili na product at saka tech related po ito at ito po yung aking channel. So before po tayo mag-umpisa, make sure po na nakasubscribe na kayo sa channel ko at higit sa lahat, i-click nyo rin po yung notification bell para ma-notify kayo parati sa mga upcoming future videos dito sa channel ko. So guys, mag-intro po muna tayo. So ano po, mga kateke dyan. So ngayon po ay mag-review po ako ng bagong product ko at saka ito po yung headlamp na binili ko nung nakaraang panglinggo. So ngayon ko lang po ito na review kasi nabisi po ako at saka ginawan ko na rin po yung review doon sa kabila kong channel na The Tech Cyclist kasi bike related din po itong product na ito. So guys, pag-upisa na po tayo. So ito po pala yung nabili ko na headlamp na binili ko sa Shopee. So I think meron din ito sa Lazada. So i-try natin, okay? So ito po siya. Ilalagay ko lang dito sa noo ko. So ayun siya. So ayan. So yun po. Ito po palang headlamp na ito ay nag-a-adjust po ito. So pwede po siyang pataas. So meron din siyang pababa. So yun po siya. So i-try natin i-on. So ayun po siya. So nag-on po yung LED dito. So ito po nasa ibabaw. So ito po siya. So yun po siya. Okay, ganyan, pag ganyan, pinaganyan ko lang sa ibabaw para hindi matamaan yung cellphone ko, okay? Para hindi makasilaw po. So, yun po siya. At saka, kapag inulit ko naman, ito po yung COB niya. Chip on board po yun ang tawag dyan, COB. So, at saka, naka-off siya. So, yun po siya. So, ma-adjust ito. So, ito siya. At saka, ito. So, hindi po pwedeng ibaba pang lalo kasi matamaan yung mata at saka maliwanag yung COB niya. So yun po yung reason kaya hindi dapat, yun po yung reason kaya yung hindi dapat itapat sa mata yung COB kasi nakakasilaw at nakakasira rin sa mata. So mag-a-adjust din siya, ganun siya, mag-a-adjust siya. So ayun siya. So good for biking ito at saka good for mining at saka good for trekking. So tanggalin muna natin at ipapakita ko sa inyo yung ano niya. So napaka sturdy niya at saka ito siya. So pwede pala ito siya matanggal. So ito siya, pwede siya matanggal at pwede rin ito siya na ibalik at saka strap lang po siya dito. Pwede din natin tanggalin yung strap. Ito po siya. Maganda siya at saka napaka ano talaga niya. So yung product pala ay ililink below. Link down below po yung product link niya. So at saka nandito po pala yung power on niya. Nakita niyo siya yung may puti. Ito po siya. Ito po yung power on niya at saka ito naman yung USB port niya. So micro USB supported po pala ito, hindi pa po pala ito type C, USB type C. Hindi po pala ito USB type C kasi mostly sa ating mga Filipinos, ang gamit kasi natin ay mga micro USB lang. So hindi pa tayo nag-merge pa talaga sa mga USB type C na mga products. So guys, ito po siya at ite-test po natin siya sa madilim, okay? So test natin siya sa madilim. So lights off po muna tayo mga kateki, okay? Lights off. So ito pala yung ano niya, ilaw. So ito yung kalakas yung ilaw niya kapag madilim na talaga siya. So ito po yung una at saka yung pangalawa naman ay yung COB niya. So medyo maluwanag talaga yung COB niya, di ba? So mas maganda talaga kapag madilim. So ito po yung test ng COB niya. So yung ibig sabihin po ng COB ay chip on board pala. So mas maganda talaga ito kapag nagbabike ka.
So yun po mga kateki, so yun po yung aking ano review po ng aking headlamp na pwede gamitin na pang mining, pang trekking, pang caving at saka pang biking. So ito po yun ulit, ipapakita ko sa inyo ulit. Ito po yung headlamp. So napakaganda po talaga niya at saka napaka-elastic din ang band niya. So ito po siya. Loh, yun, putol. So hindi ko pala naayos ng pagkaano niya. Nabigla ko eh. Sorry. So ito po siya. Ito po. So napaka-elastic ng band niya. Tsaka ano, maganda talaga siya. So hindi ko lang talaga naayos ng mabuti. So maganda po talaga ito at saka napaka-sturdy at saka very lightweight. So pwede din pala itong pang backpacking at saka sa mga cyclista, pwede rin itong pang bikepacking. So maganda po siya at saka very lightweight. So okay na okay po itong headlamp na ito na bagay po sa lifestyle nyo. So kung saan kayo nababagay, pang EDC backpacking or EDC bikepacking, so ito po siya, pang camping. Okay na okay din ito sa pang camping. So maganda po siya. Okay, so yun po mga kateki, ito po yung review ko na aking headlamp. At saka don't forget to subscribe to my channel and also you can click the notification bell below para ma-notify kayo parati sa mga upcoming future videos dito sa channel ko. So guys, ako nga pala si Randolph at ito yung aking channel, Vermel Product Reviews. So guys, kita-kita po tayo sa sunod na mga reviews kasi marami po akong i-review at i-unbox po para sa inyo dito sa aking channel. So guys, thank you so much for watching and see you soon and see you sa mga next videos ko, okay?